mahigit siguro 26,000 ang contractual o job order. Malaki. Anong plano kung sakali? Nagpirmahan na kami ng collective negotiation agreement sa inyo ng DSWD. Opo. So, ang mahalaga ko, mapag-usapan namin paano ang direksyon ng pag-regularisa sa kanila. Pero hindi ko kakayanin lahat kasi napakalaki, 26,000 ang plantilla items are created by DBM. Wala ako sa aking poder. Mm-hmm. Ang usapan namin na union, maghanap ng paraan para matulungan ang regularisasyon ng kaya i-regularisa, mahanap pa ng dagdag na benepisyo mm-hmm. sa mga hindi natin ma-regularisa. Parang ang kwenta ko pala din, parang 1:9, ano? Parang ganun ang regular saka sa... Dahil lumawak po ang programa, yung support piece pa lang natin, bawat munisipyo may municipal links, may 1:500 sila, 1:800 na inasikaso. So lumawak po ang servisyo ng DSWD, hindi naman nadagdagan ng angkop na plantilla item. Opo. So, pero kung pagbabatayan po ba yung kasalukuyang budget ng DSWD, kaya nyo bang mag-regular ng maraming mga empleyado? Hindi kaya. Kailangan ng proseso ito at alam naman ito ni Secretary Jokno at alam din ito ni President Duterte kasi hindi lang naman ang opisina ng Department of Social Welfare ang may mga contractual. Halos lahat na meron po kayong kahit na parang pangarap man lang ano na say sa loob ng susunod na 5 taon o 6 na taon may regular na tapon. Ano po yung mga target? May target. Ngayon, ang instruction ko lahat na until plantilla items punuan. So nagawa na yan. Within the first 100 days, priority natin yan. No? Tapos nagbuwa kami ng task force. Ito yun yung union tsaka yung department para gumawa ka ng plano na magiging konkreto anong kakayanin natin sa next 5 years. On one hand, dinaayos niya po ang burokrasya. On the other hand, meron din kayong inaasikasong publiko. Umusta na po ba yung mas malaking effort dun sa rehabilitation sa mga biktima na Yolanda? Ngayon, magpapadala kami ng team sa Region 8 at Region 6. Ito yung mga sinalanta ng gusto ng Yolanda. Para ma-follow up pa, marami pa rin kaming natatanggap na hindi sila nabigyan ng emergency shelter assistance. So ito yung titiyakin natin, bakit hindi sila nakasama, ano yung mga problema. No? So ongoing yan. No? Tapos, ang Sabuaga naman, nandun pa rin sila sa evacuation centers, yung marami-rami to. Sila naman, ang conflict. Kaya napaka-importante ng peace process ngayon na tinataguyod ni President Duterte. Kasi ang Sabuaga, kaugnayan sa usapin ng OO. At naman sa mga lumad, kaugnayan ang usapin ng armed conflict sa Mindanao mainland, tsaka sa mga usapin ng Mina. So lahat naman na ito, naka-frame siya sa efforts ng ating administrasyon na magkaroon ng kapayapaan. Holiday po ngayon, pupunta ba kayo kay Presidente dun sa Libingan? Ay, kami naman ngayon, meron pa kaming paghahanda. May pasok kami ngayon. Kami lang. Kasi may hinahanda kami ng mga budget. Walang holiday sa department. Basta may kailangan ka ba kung gagawin nyo. Kaya ko naitanong yung Libingan ng mga bayani eh. Kasi sa susunod na po, pag-uusapan naman. Ito na. Huling ko na rito si Ma'am Judy dun sa...